Sa patuloy na search and retrieval sa mga natabunan ng guho sa Maguindanao del Norte, may ilang umaasa pa rin sa milagro. Ang mga nawala ng tirahan umaasang may lipat sa mas tigtas na lugar. May report si Abby Caballero ng GMA Regional TV, One Mindanao. Ikalimang araw na ngayon ng search and retrieval operation sa bayan ng Dato Udin Sinsuat kung saan nagkaroon ng matinding pagguho ng lupa. Pahirapan pa rin ang paghahanap dahil nasa humigit kumulang 5 hektarya ang lawak ng lugar ng guho. Kaliwat kanan ang paghuhukay ng search and retrieval team dito sa Sitio Tinabon, Barangay Kosyong, na kinukonsiderang pinaka-apektado sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Sa parting iyon, ginagamitan ng mga ekipo dahil sa malalaking bato at sa kapal ng lupang gumuho mula sa bundok. Dito naman, mano-manong naghuhukay ang kasundaluhan. Naging dagdag puwersa ng rescue team ang K-9 units. Naglalagay sila ng palatandaan ang mga parte kung saan may kakaibang naaamoy ang K-9 unit at doon sila naghuhukay. Kabilang sa mga nakaligtas sa landslide ang mag-asawang Juhaymen at Joan Masukat at ang 6 na taong gulang nilang anak. Pero nasawi ang kanilang bunsong anak na nabitawan daw ni Joan nang masabit siya sa alambre. Pinilit kong tanggal yung alambre para makapa ko rin siya, akala ko makuha ko pa siya. Bukod sa sakit na nararamdaman matapos mawala ng mahal sa buhay, nagdulot din ng trauma ang landslide, kaya hindi na raw sila babalik sa naturang lugar. Halos lahat kami dito, hindi na namin gusto na bumalik pa doon. Ang gusto namin ngayon, ma'am, makahingi kami ng tulong na mailagay kami sa safety na lugar. Nawalan din ng mga mahal sa buhay si April Lorenzo. Pinaglalamayan ang 4 na taong gulang niyang anak, kanyang ama at isa pang kaanak. Pinaghahanap pa ang kanyang ina. Inano ng baha ang kanilang bahay na nakatirik sa gilid ng sapa sa Barangay Awang, Dato Udin, Sinsuat. Sana may miracle na buhay pa siya. Ayon sa Provincial Social Welfare Office, isa sa ilalim sa psychosocial intervention ang mga residente. Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nagbabalita para sa GMA Integrated News.